Isang maalap na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Gab mula sa Katribu. At ako naman po si Eloisa mula rin sa Katribu. At kami sisilbing tagapagpadaloy ngayong gabi. And po, medyo naging choppy po yata si Eloisa. Pero kami po, kami dalawa, ay ang magsisilbing tagapagpadaloy sa gabing ito. At lubos namin na ikinagagalak ng kabataan para sa Tribong Pilipino ang partisipasyon ng bawat isa sa book relaunching ng Struggle for National Democracy o mas kilala na sa Tagalog na Makibaka para sa Pambansang Demokrasya na isinulat ni Prof. Jose Maria Sison. Okay, ang akdang ito ay koleksyon ng mga sanaysay at talumpati ni Professor Jose Maria Sison. Nananatili pa rin itong angkop at balido hanggang ngayon kahit inilabas ito or ni-release noong 1967. Kung ating babalikan, no, yung mga kabataan mula First Quarter Storm, pagkaraan ng panahon na yun, kinip nila or pinagpatuloy yung momentum ng youth movement or kilosang kabataan sa pamamagitan ng paggamit ng mga libro katulad nito bilang gabay o sanggunian kung paano nga baka kaharapin yung iba't ibang problema sa Pilipinas, lalo na yung primaryang dahilan o pahirap sa sambayan ng Pilipino. Andyan yung imperialismo ng US, feudalismo at burokrata kapitalismo. Tama, ano? Dahil ganito pa rin naman, no, ang kaisahan ng ating lipunan ngayon, malakolonyal at feudal, at bitaw pa rin ang presensya ng tatlong primarya at tatlong ugat ng kahirapan sa ating bansa. At tunay nga na angkop pa rin ang mga sulatin at mga librong ito sa pagkilos araw-araw tungo sa tiyak at paglaya ng mamamayang Pilipino. Siyempre lahat tayo gusto natin yan. Kaya kung ganito kabigat, no, yung sitwasyon natin, no, pagbabago, no, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong daigdig, kailangan tapatan din natin ito. Magbigay tayo katumbas ng isang masighay na pagkilos o kung kakayanin ay higit pa. So Gab, paano nga ba natin magagawa itong sinasabing masighay na pagkilos? Isang forma niyan ay siyempre yung masusing pag-aaral ng ating lipunan. Kagaya na lamang ng pagbabasa ng mga libro, pag-a-attend sa mga educational discussions, mga webinar katulad nito. At yun nga, gaya na sabi ko kanina, pagbabasa ng mga libro, kagaya na lamang ng Makibaka para sa Pambansang Demokrasya. At syempre, walang kapaguran na pag-organisa ng mga kabataan sa paaralan, maging no, umabot tayo sa lansangan. So ayun, magandang gabi, no, sa mga tagapagpakinig natin ngayon. At para sa ating mga audience na dito ngayon sa Zoom at sa mga nakikinig sa ating Facebook Live. Kayo ba, nabasa niyo na ba ang akda? At ano ba ang inaasahan ninyo sa magiging talakayan natin ngayong gabi? Ayan, so maliban sa ating dalawa, kumuha naman tayo ng pagtingin natin mula sa ating audience. So ito, the floor is open agad para sa mga gustong magbigay ng o gustong magpahayag ng kanilang mga pagtingin, kanilang mga inaasahan para sa ating talakayan ngayong gabi. So open po tayo sa chat lamang or di kaya pwede rin kayo mag, ayan, nainagana na agad, raise hand. At pwede mag-online. Okay, so tinatawagan ko po si Jessie Barcelon. Magandang gabi po. Magandang gabi po kay Professor Sison. Ako po si Jessie mula sa Katribu, Deputy Campaign. Yung isang inaasahan ko po, kumbaga, yung SND po kasi naging ano siya eh, mahalagang referensya sa amin nung panahong nagsisimula kami bilang mga aktivista. Parang ginagamit natin namin siyang weekly, no, na group discussion sa aming organization that time. Ngayon dito sa talakayan natin, inaasahan ko dun sa siyempre kay Professor Sison na magpapadaloy ng ating pag-aaral, maidugtong yung panahon na isinulat itong librong to, yung konteksto ng panahon na yon, at yung nananatiling validity ng libro sa kasalukuyan, kung paano ito magiging gabay din, ano, tulong dun sa pang-araw-araw ng pagkilos ng mga kasalukuyang kabataang aktivista at ng
mamamayan. Tapos inaasahan ko rin siguro dun, sa dulo, paano naman yung hamon ng ating tagapagtalakay ngayong gabi sa atin na nandito at sa mga nakikinig sa ating talakayang ngayong gabi. Yan lang naman po. Maraming salamat. Ayan, so may maganda tayong experience, no, na mayroon tayong isa sa audience na talagang ginamit na bilang reference o sanggunian itong libro ni Professor Jose Maria Sison doon sa kanilang pagkilos. So si alam ko si Kuya Jay ay naging urban poor organizer din, 'di ba? So naging susi din itong libro doon sa kanyang mahusay na pagkilos bilang isang organisador. Okay, so may isa pa yata tayong expectation mula kay Mariel Balayo, okay? So sabi niya, inaasahan ko na matatalakay ang kahalagahan ng ambag at pagkilos ng kabataan noon at sa kasalukuyan bilang nasa hanay din ng kabataan. Isa din sa inaasahan ko ay kung gaano kahalaga na maging kaagapay ng masa ang mga kabataang estudyante sa pakikibaka para sa tunay na demokrasya. Okay, napakaganda nung inaasahan or expectation na sinet ni Mariel bilang sa tingin ko ay kalakhan ng nasa audience natin ngayon ay mga estudyante. Okay? Tama. Ayan. Napakahalaga, no? Ang ganda ng mga expectation na binigay, no, ng ating mga tagapagpakinig ngayon. Dahil kung titignan nga natin, isinulat itong libro, no? Panahon ng pasismo at tiraniya at sa kasalukuyang lagay ng ating lipunan ay ganun pa rin naman. Wala masyadong nagbago at patuloy pa rin ang pagurak sa karapatang pantao at maging sa mga buhay ng mga kapwa nating aktivista at maging mga progresibong individual na nasa mga progresibong mga organisasyon. Tama, no? Ang kung ilalagay natin sa konteksto ngayon, no, na kinakaharap nating mga Pilipino sa gitna ng pandemya, mas lalo nating nakikita, mas lalong lumilitaw o nalalantad kung paano nga ba ginagamit ng isang diktador, ng isang pasista, yung kanyang mga salita o yung kanyang wika para ipanatili o ipagtibay yung kaayusan nga na mayroon tayo ngayon. So may mga forma ng panlilin lang, minamanipula yung mga tao, minsan sa kanila pa binabaling yung sisi, di ba? Yung mga ganong forma kung paano nga balukuhin o paikutin yung mamamayang Pilipino. So ayun din, parang ginagawa niya, parang pinagpapalit-palit niya yung mukha ng katotohanan para ikubli o itago nga yung kanyang sariling agenda, yung kanyang nabubulok nga na sistema. At kinokondisyon din yung mga Pilipino na sumunod na lamang doon sa kumpas. Lalo na nito ni Duterte. So andyan yung mga banta doon sa kanilang mga kaligtasan. Halimbawa, kapag kumustyon ka, kapag kumilos ka, bigla kang ire-red tag, bigla kang papatawan ng illegal na pag-aresto, o ang pinakamalala o pinakamasahol sa lahat ay yung pamamaslang. Ayan. Salamat sa pagsisalarawan, Eloisa. Ganito nga i-weaponize ng Estadong wika para sa sarili nilang agenda. Nararapat na questionin lamang natin ang ipinipintang realidad at isasalpak ng mga salita ni Duterte sa buong bansa. Ang isang forma ng ating tagumpay sa ilalim ng sistema ay ang ating matapang na paggamit sa wika na nakasandib sa interes ng masa. Tama. So sobrang husay nung sinabi ni Gab, no? Kaya dapat kung ganito yung ating sitwasyon, kung ganito yung ating kalagayan, higit na kinakailangan, no, yung mga artista ng bayan, yung mga manunulat ng bayan na gumawa pa or gamitin yung ating wika, magbuo, magtagpi ng mga salita para makabuo pa ng mga panitika, no, na magpapatid o magpipigil doon sa pagsasamantala na kinakaharap ng mamamayang Pilipino. Kaya huwag na natin patagalin pa, no? At dumako na tayo, no, sa susunod na parte ng ating programa. Ang book relaunching ng ika-apat na edisyon ng Makibaka para sa Pambansang Demokrasya o Struggle for National Democracy by Jose Maria Sison. Okay, so sa puntong ito, magkakaroon po ng pagpa-flash ng nailimbag ng libro. So maaari niyo pong tignan dito sa isa sa mga ating naka-flash na videos yung nalimbag ng Katribu. Ayan, so inihahandog mo namin mula sa Katribu Youth ang relaunching ng akdang ito upang mapag-aralan kung paano magiging sandata ang mga aral na nasa loob nito, mga aral ng nakaraan sa mga napapanahong isyong panlipunan sa kasalukuyan. So para po sa mga nanonood nandito sa Zoom Room, nanonood sa Facebook Live at nakikinig,
Kung interesado man kayo magkaroon ng physical copy or digital copy sa forma ng e-book, ganyan, ang mangyaring magpaabot na lamang po ng mensahe sa aming social media accounts or abangan na lang yung aming mga pages para sa aming mga susunod na anunsyo. Ayan, so maaari niyo hong tignan. Ayan po ay original na cover at iba pa. So para po magbigay pa ng pagpapalawak sa ating kaalaman ngayong gabi doon po sa libro at sa nilalaman nito, ipinapakilala namin si Professor Jose Maria Sison. Si Professor Jose Maria Sison ang chairperson emeritus ng International League of People's Struggle, isang organisasyong naglalayong pagkaisahin ang anti-imperialistang atikain at pakikibakan sa buong daigdig. Siya rin ay naging tagapangulo ng Kabataang Makabayan noong 1964 hanggang 1968. Ating pong tinatawagan si Professor Jose Maria Sison upang magbigay ng pagbati sa ating lahat at ang pagbabasa ng paunang salita sa ika-apat na edisyon ng Makibaka para sa Pambansang Demokrasya. Muli, bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Professor Jose Maria Sison. Maalap na makabayang pagbati sa inyo, Kagab at ka Eloisa at sa katribo at lahat ng ating tagapakinig. Nagpapasalamat ako sa panyaya ng katribo at nagpapasalamat din ako na ilinimbag muli, ilinathala muli ang Makibaka para sa Pambansang Demokrasya. And maraming salamat po sa pagbati po sa aming lahat. Kakayanin niyo hubang basahin yung foreword ng ika-apat na edisyon sa puntong ito? Sige, kung hindi ho muna kaya, maaari po natin itong ipagpaliban mamaya sa iba pang parte ng ating programa. So ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating diskusyon at ang susundan ho nating structure ng ating talakayan ay ang mga tanong na ibibigay ng mga nasa audience na naghanda na ng mga tanong bago pa ang webinar na ito. Tama. Hindi lamang tayo makikinig, ngunit no, hahango din ng mga discussion points mula sa katanungan ng mga manonood. Kaya upang formal na simulan, para sa audience, mangyayari ibigay na ang mga paunang tanong para sa ating mga tagapagsalita na si Professor Jose Maria Sison. Ayan, so kakaiba itong ating talakayan ngayon, no? Wala tayong susundan na PowerPoint, talagang manggagaling sa audience natin yung magiging structure ng ating talakayan. So para po sa unang tanong, maaari na po bang may magbigay? So, ayan, may nag-raise hand na po. Tinatawagan ko ho si Jay. Hello po. Good evening po sa lahat. Sige po, para po sa aking question, what is the difference po between what we call soft Dems and not Dems? Hindi sinusunod yung order ng tanong. Order? Sige, tawagin na ho namin. Punta na natin. Nasa number 2, number 3 na yun siguro. Apo. So tawagin na lang ho natin yung una nagpaabot ng tanong kanina, si Ram Cascante. Hello po. Good evening. Ako po si Ram Cascante. Ang aking katanungan po ay, is democracy really a government system that we can appropriate and adopt for our societal and cultural makeup? If yes, how can we appropriate and adopt it? If not, what is the compromise? What form of democracy can we use? Okay.
Ayan. So, balikan po natin. Yung sa unang slide, Poti, pa-flash na lang ulit yung unang slide. Para sa unang tanong. Ayan, ito ata yung unang tanong talaga. Prof, ito po yung unang tanong. Tungkol saan po ba ang inyong libro at ano po yung nilalaman ng Makibaka para sa Pambansang Demokrasya? Ano? Yan, ano. Tinatanong yung tungkol sa Makibaka. Principal na nilalaman ng libro ay ang panawagan sa kabataan at malawak na masa na makibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperialismong US, feudalismo at burokrata kapitalismo. Nais nating ipagpatuloy ang Rebolusyong Pilipino. Maliwanag ito sa aking talumpati sa pagtatatag ng kabataang makabayan. May paghango ng inspirasyon mula kay Rizal bilang social critic at kay Recto bilang anti-imperialista. Tinutukoy ang mga pakikibaka ng kabataan sa mga dekada ng 1960, lalo na ang mga protestang masa ng mga estudyante, lalo na ang October 24 movement na bunga ng paglaban sa Manila Summit na pinamunuan ni US President Johnson laban sa Vietnam. Tinuunan ang panawagan na mag-organisa ng mga grupong para sa gawaing masa at kultural na gawain, magtungo sa mga komunidad sa kanayunan at sa mga pabrika para mag-aral mula sa masa at lumahok sa kanilang pagkikibaka. May mga mensahe mula sa iba't ibang organisasyong masa matapos ang first quarter storm ng 1970. Ilinahad ko ang anatomiya ng politika sa Pilipinas batay sa ekonomiya nito at batay sa mga relasyon ng mga nagsasamantalang uri at pinagsasamantalang anak pawis. Ilinahad ko rin ang pambansa demokratikong kilusan at kung paano maging aktivista. Diinan ko ng nakailangan ang pambansang kalayaan at makauring kalayaan ng mga anak pawis. Lininaw ko na kailangang pawiin ang dominasyon ng imperialismong US at magsagawa ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Tinukoy ko ang namumunong papel ng uring manggagawa at importansya ng kilusang paggawa. Sinabi kong may sosyalistang perspektiba o hinarap ng pambansang demokrasya. Binatikos ko ang mersenaryong tradisyon ng reaksyonaryong hukbo at supismo o kabalintunaan ng anti-komunistang Christian social movement ni Mang Lapus. Tinalakay ko ang mahalagang papel ng rebolusyong kultural at ikalawang kilusang propaganda na mungkahi ni Recto. Hinihimok ko sabay ang mga estudyante at mga grupo ang mga guro na kumilos at isulong ang kilusang pambansang demokratiko. Ayan, yun yung pinakapunto noong libro na isinulat ni Professor Jose Maria Sison. So maganda yung na-trace natin mula doon sa pagkilos sa first quarter storm at kung paano nga balutasin itong problema na kinakaharap ng pambansang ng mga Pilipino. So ayun, para naman po sa susunod na tanong na ipinaabot po sa amin. Ayan, so ito na yung aming natawag kanina, si Ram. Ayan. So ito ho ay tanong ni Ram para kay Professor. So mangyari, pwede mo bang itanong, Ram? Okay. So, ako po si Ram. Ang katanungan ko po para kay Professor Sison ay, is democracy really a government system that we can appropriate and adapt for our societal and cultural makeup? If yes, how can we appropriate and adapt it? If not, what is the compromise and what form of democracy can we use? The modern concept of democracy is to have the will, the sovereign will of the people as the basis
So in our present type of society, where the workers and peasants are the majority, they are actually the principal base for democracy. To know the character of a political system as well as the social and cultural system, you have to know the mode of production at the base of society. The mode of production encompasses the economic classes and their relations. The mode of production ensures that a certain kind of superstructure of politics and culture is sustained. In the history of mankind, we have had the following forms of society: slave, feudal, capitalist, and socialist. Don't be confused when Western historians misuse the term, the political term democracy, to refer to the lawmaking assembly in Athenian slave society, especially when they contrast this assembly with the tyrant who monopolizes lawmaking through decrees. But the democratic assembly in slave society is the gathering of the biggest slave owners and freemen who had slaves on a smaller scale. How can you speak of democracy in the modern sense if the overwhelming majority of the people, the slaves, the plebeians, the artisans, the traders, and so on, are not represented in any ruling system? The concept of democracy as a political system, which is based on the sovereign will of the entire people and which follows majority rule, arose with the liberal democratic revolution of the bourgeoisie against the feudal monarchy in France in the late 18th century. Though few in society, but already economically and politically powerful, the bourgeoisie raised the rags of the poor, workers, and peasants as their banner for mobilizing them against the feudal monarchy. It put forward the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Liberty, equality, and fraternity were the slogans of the French Revolution. In further development of capitalism and liberal democracy, so-called, respect for the freedom of speech and assembly and the involvement of universal suffrage would be considered as democratic equalizers of the exploiting and exploited classes. And yet the bourgeoisie in free competition capitalism, as well as monopoly capitalism, would use the basic democratic rights and the electoral process to accumulate power and wealth at the expense of the majority of the people and continue the oppression and exploitation of the many by the few. You are well acquainted with the fake democracy in underdeveloped Philippines, as well as in overdeveloped USA. It is through the People's Democratic Revolution in a country like the Philippines and through the proletarian socialist revolution that real democracy is attained, as in China in 1949 and earlier as in Russia in 1917. The overwhelming majority of the people, the workers, peasants, and the middle social strata, overthrow the exploiting classes and take power as the sovereign people and build the democratic political system in accordance with an economy and society already freed from the big bourgeoisie and other exploiting classes. You would observe that the bourgeoisie loves to boast of promoting democracy, but whenever, you know, the crisis of the system arises, be it the crisis of the French Revolution, or let us say the crisis of capitalism, monopoly capitalism in the 1930s, all the crisis in the Philippines at the time of Marcos, and again at the time of Duterte, the bourgeoisie, the worst of them who are in power, take all the anti-democratic measures in order to retain and expand their power against the people in clear violation of democracy. Maraming salamat po dun, Prof. Maganda yung pagbabaybay ng tunay nga ba na ibig sabihin ng demokrasya at yung pagpapalabnaw ng mga Western historians dun sa kasaysayan na ng paggamit ng salitang demokrasya sila sa ating lipunan. At para naman po sa ating susunod na katanungan,
maaari lamang na banggitin na, no, na pinadala sa atin ni Jude yung kanyang katanungan, yung ating ikatlong tanong para sa gabi. Sige, Jude, maaari mo na okay itanong. Ayan, sige, go. Hello, good evening, Professor C. I would just like to ask, what is the difference between what we call the soft dams and the not dams? Thank you. In the Philippines, those who call themselves social democrats are really not like those in Western Europe. They are like more the fascists of Italy and the anti-communist Christian democrats of Italy after World War II. Even if they mouth the slogan of democratic socialism, their main interest is to advocate anti-communism and denounce the People's Democratic Revolution. And they thereby seek to perpetuate the semi-colonial and semi-feudal ruling system in the Philippines. They capitalize on their links to the dominant Catholic Church in order to seek the suppression of the revolution and rise politically within the ruling system. Thus, we have called them the clerical fascists. Before World War II, some American Jesuits and Spanish Dominican friars extolled the fascist rebellion of Franco against the Spanish Republic and the communists in Spain in the years of the Civil War from 1936 to 1939. Thus, a number of students would be influenced. The influence would be passed on to students like Manuel Manahan and Raul Manglapus after World War II. They tried to benefit from the anti-communism of the Cold War and the campaign to suppress the revolutionary movement that had arisen in the struggle against the Japanese occupation. Walter Hogan, an American Jesuit, established the Institute of Social Order, promoted anti-communist labor and peasant organizations to take the place of those genuine labor and peasant organizations suppressed by the military in the anti-communist crackdown of 1949 to 1957. Manahan and Manglapus became political assets of the CIA operative Colonel Edward Lansdale to support the anti-communist Theramun Magsaysay in faking land reform and other kinds of reforms to seize the initiative from the revolutionaries and mislead the people. In the 1950s, the University of the Philippines became a political battleground between the defenders of academic freedom and the principle of separation and church, church and state against Father John Delaney, a Society of Jesus, and other religious sectarians in the UP administration, like the president, no less, Bidaltan. And they tried to use the UP student Catholic action in their favor. As the struggle between the left and the right intensified in the 1960s, Manglapus would raise a slogan of Christian socialism and tried to organize the Christian social movement against the resurgent National Democratic Movement. Subsequently, Father Romeo Integan and Norberto Gonzalez would emerge in the late 1960s and organized the Philippine Democratic Socialist Party as the extreme right wing of the so-called SOC Dems. They are undeniably clerical fascists, as they have been instrumental in forming anti-communist groups within the military and police and waging anti-communist actions in collaboration with generals like Hermogenes Esperon, especially during the Arroyo and Duterte regimes. Norberto Gonzalez became the National Security Advisor and Defense Secretary during the Arroyo regime. The National Democratic Movement is diametrically opposed to the SOC Dems. It is for the class leadership of the working class in continuing the unfinished Philippine Revolution on the basis of the Worker-Peasant Alliance and the broad alliance of all patriotic and democratic classes and forces. It is for the national and social liberation of the Filipino people from U.S. imperialism or any other imperialist power and from the local exploiting classes of big compradores, landlords, and bureaucrats.
It is for the establishment of a People's Democratic Republic and not a theocratic state, as some of the worst SOCDEM suggest. The Democratic Republic must be a secular state and give full play to the democratic rights of the people, develop the economy through genuine land reform and national industrialization, advance a national scientific and mass-oriented culture, and adopt an independent foreign policy of solidarity of all peoples and countries for peace and development against U.S. imperialism and all reaction. Ayan, so naging malinaw ba yung orientasyon sa pagitan nitong dalawa, ang mga SOCDEMs and NACDEMs, para sa audience? Sa akin, naging malinaw naman siya dahil parang nailinaw nga no, doon sa parte na ang mga NACDEMs, ang kanyang movement, ay ang nakabatay nga talaga siya doon sa paninindigan na kailangan magkaroon tayo ng genuine land reform, national industrialization. Like, sabi nga nung kanina, di ba, yung economic base, kung ano yung mode of production ng isang lipunan, magiging reflective siya doon sa superstructure ng isang lipunan. Sino ba ang may hawak ng demokrasya? Sino ba ang may hawak ng mga makinarya, mga political power at iba pa? So ayan, sana naging malinaw at pwede na tayong dumako sa ating susunod na puntong itutumbok ng ating speaker. So for the next question, this was submitted by Rain. Maaari ho bang i-flash ang ating kasunod na tanong? Ayan. So bukod sa AOM, asan si Rain? And hello po, magandang gabi. Bukod po sa AOM, paano po natin may susulong ang pambansang demokratikong kilusan sa mga atrasado pa ang mga pananaw? The broad masses of the people are daily exposed to the social and economic controls, propaganda, and the threat of surveillance and suppression by the political and military agents of the exploiting classes of big compradores and landlords. They control the state. It is not surprising if large sections of the exploited people behave and talk like the exploiting classes before the National Democratic Movement can reach them. Those youth who come from upper and middle classes absorb the pro-imperialist and reactionary ideas from the reactionary educational system, but they have the capacity to analyze things by their training in school. So it becomes possible for some of them to become patriotic and progressive against the reactionary ideas. There is no other way to raise the level of political consciousness and militancy of the broad masses of the people, but for the supposedly ideologically advanced to engage in AOM. To arouse the people is to inform and educate them through study meetings about their own national and democratic rights and interests. To organize them is to encourage them to form class and sectoral organizations and alliances along the national democratic line. To mobilize them is to engage in campaigns of protest actions and constructive actions on the immediate and long-running issues pertaining to national independence and democracy. The cadres of the Communist Party of the Philippines are useless with their book learning and theoretical studies if they do not apply the theory of Marxism, Leninism, Maoism on the concrete conditions of the Philippines, propagate the general line of new democratic revolution, and engage in the arousal, organization, and mobilization of the people. In the course of AOM, you will notice the emergence and development of the advanced, middle, and backward sections of the masses. From the advanced section of the masses who are organized, you can recruit and develop the cadres of the Revolutionary Party of the Proletariat and leaders of the mass movement. The advanced section must see to it that it wins over the middle section of the masses through alliance work and exert all efforts to keep on effectively developing both the middle and backward sections of the masses. You will find them together in the same meetings, organizations, and communities. The cadres and advanced activists must simply do their best in carrying out mass education and mass work among the masses. Napakaganda na
patuloy, no, dapat umiigtay, no, sa atin bilang mga kabataan at bilang mga kabataang aktivista ang pagpapatuloy, no, sa mass education at mass workout sa batayang sektor ng ating lipunan. Maraming salamat po doon, Prof. At para naman po sa ating ikalimang tanong, pinadala to sa atin ni Bello. So kung maaari ay maaari mo nang itanong kay Prof ang iyong tanong. Sige, go Bello. Magandang gabi po. Para po doon sa ikalimang tanong, paano makakaabot sa masa ang mas malawak na pag-unawa sa pambansang demokrasya? Salamat po. Ipalagay natin na may mga revolusyonaryong kadre at mga abanteng aktivistang masa na may malawak at malalim na kalaman tungkol sa teorya ng Marxismo, Leninismo, Maoismo. Dapat nilang huwag iwas-iwas o pagbabato ang mga jargon para gulatin ang mga tao at ihiwalay ang sarili nila mula sa masa. Dapat marunong silang magsimple sa paliwanag. Marunong silang maglapat ng teorya sa praktika pagkatapos dahil alam nila mga konkretong kondisyon nakakasalamuhan nila ang masa. Alam nila, malalaman nila kung paano sila magpaliwanag sa masa. Dapat nilang talakayan ng mga issue, mga problema at posibleng solusyon kasama ang masa sa pang-araw-araw na lingwahe na naiintindihan nila. Dapat may pambansang demokratikong programa ng pagkilos na madaling maintindihan ng masa dahil ito ay nagpapaliwanag sa mga problema at nagbibigay, nag-aalok o nagbubukas ng mga posibleng solusyon. Mapapalaganap ng madali at mapapanatili sa ng bawat organisasyong masa o aliansa ang programang na tinutukoy ko. Ang programang ito ay pwedeng i-elaborate, no? Batay sa mga impormasyon mula sa masa kasabay ng pag-analisa, pag-aaral at pag-analisa sa kalagayan at paggawa ng gawaing masa para matuto sa masa anong kanilang mga kondisyon, pangangailangan at demanda at aspirasyon. Mabuting necessaryo na matuto at mag-ipon ng kalaman na makukuha sa libro, no, at sa mga lumang dokumento. Pero mabuti rin, mainam din na matuto sa mga bagong karanasan at ugnayan sa masa. Ayan, napakaganda nung binigay na payo ni Professor Jose Maria Sison kung paano nga ba natin maaabot yung malawak na hanay ng masa sa lingwaheng mauunawaan nila agad. So ayun, napakaganda. So sa iba't ibang paraan natin siya pwede magawa, sa simpleng talakayan, pakikipag-usap, mula sa pagsasagawa ng mga programa. Ayun nga, na talagang madali lang nilang ma-absorb at maintindihan. Ayun. So para naman sa susunod na katanungan na ipinasa din ng isang member kanina, maaari na po ba natin itong i-flash? Ayan. So ang tanong na ito ay mula kay Kim. Hello po. Magandang gabi po, Professor Sison. Ang aking katanungan po ay, sa pagkakakulong po natin ngayon sa panahon ng pandemya, kung saan limitado ang ating paggalaw, paano po natin maisusulong ang demokrasya sa bansa? Yun lang po, salamat. Maliit lamang ang bilang ng mga militar, pulisya at paramilitar para kontrolin at supilin ang 110 million Filipinos
Sa bawat araw, hindi nila kayang kontrolin ng higit sa 10% ng mga tao. Kaya lalo na sa kanayunan, relatibong malaya pa ang mga tao na gumalaw sa mga kapitbahayan, sityo at baryo o barangay, kahit na sa kalunsuran, may relatibong kaluwagan pa. Madaling makita ang checkpoint at iwasan. Kung dito, bandang Netherlands, si kahapon lang, okay, humarap ako sa galibo-libong mga kordo sa kanilang cultural festival. Nakita ko naman sa mga retrato sa Pilipinas, sumisipot naman ang maraming tao. Dapat na lang gawing mas marami pa. Ha? Pero yung usapin na paano magparami, ano yan, nasa pagsisikap at tamang pag-organize at mag-mobilize. Huwag natin ibasta ipalagay na mahirap, no? Mahirap mag-organize, mag-mobilize dahil sa maraming natatakot kay Duterte, yung mga pulis at militar niya ay kayang supilin ang mga tao. Konti lang bilang yan, malulunod yan sa masang kilusan kung talagang umalsa ang malaking bilang ng masa. Ang nakakapigil sa pagkilos ay takot o klima ng takot dahil sa pagsara sa maraming establishment. Porque nagsarahan yung mga restaurant at kung eskwelahan, may impresyon na about total control na ng gagong Duterte, ang buong Pilipinas. Hindi niya kaya kung talagang umalsa ng mga tao, lalo na sa labis-labis na pahirap at pang-insulto sa masang Pilipino. Pero pwede pa namang kahit na pa ngayon, bago ka matamo ang malalaking mass actions, maraming magparami ng mga maliliit na meeting at study group na bilang maraming mahabang magagawa para ipaghanda at itulak yung paglaki ng maliliit pang pulutong na kumikilos. Madaling gawin yung mga pag-aaral na pulong, mga study meeting, mga study group, gumamit ng webinar tulad ng ginagawa natin at pagpropaganda sa social media, magtipon sa ilang publikong lugar, mga kalsada, park at iba pa, gumawa ng graffiti o wall slogans at magludusan ng mga lightning protest action at noise barrage. Sa ilang bansa ngayon, dumadagsa na ang masa sa mga lansangan laban sa labis na paghihigpit at paglabag sa mga karapatang demokratiko. Dapat maghanda sa posibilidad na idahilan ni Duterte na hindi ituloy ang alalan at manatili na lang siyang tirano at diktador. Kung mangyari, dapat dumagsa ang maraming tao agad sa mga kalsada. Maraming salamat po dun, Prof. Tunay nga na talagang mga tigring papel, lalo na ang mareaksyonaryong estado katulad ng rehimen ni Duterte ngayon. Pagdating sa lakas at laksa-laksang masa na gustong mag-alsa at patuloy nga na patalsikin siya sa kanyang poder. At ayun nga, napakaganda ng mga sinabi mga advice sa atin ni Prof. At para naman po sa ikapito na tanong na inihanda ni Ricky para sa atin ngayong gabing ito. Sige Ricky, maaari mo nang basahin ang ating susunod na katanungan. Go Ricky! Magandang gabi po, Prof. Season. Bali, ang tanong ko po, ano po ang nais niyong tukuyin sa inyong talumpating sumusulong ang kabataan noong panahon na iyon? Totoo pa rin ba ito sa kasalukuyan kahit palitaw ang maliliit na partisipasyon ng mga kabataan sa mga pagkilos hinggil sa mga isyong panlipunan? Salamat po. Nang sinulat ko ang Youth on the March noong 1968, bumabalikwas na ang kabataan at mga nagpawis sa Pilipinas at sa pandigdigang Saklaw. Inspirado ang mga kabataan ng dakilang proletaryong revolusyong kultural. Tumuloy ang antas ng aktivismo at militansya ng masa sa klasa ng mga driver, manggagawa at estudyante noong 1969.
Bago pa nito, ano, by 1965, nakapagtipon na kami ng mga protestang masa na umabot sa 25,000. 1965 pa lamang yan, one year after binuong Kabataang Makabayan. Ngayon, noong 1969, ano yun, 68-69, ano yun, dumaloy ang ano, mga protestal sa buong, sa kabuuan ng Pilipinas, kumalat ang mga student strikes laban sa mga masasamang school administration, no? At pagkatapos ay ano rin, they took up national issues as well as international issues, laban lalo na yung ano, yung pag yung aggression ng US sa Vietnam. Tumuloy ang mga mass protest ng 1969 sa unang sigwa ng 1970. At diliman commune ng 1971 at iba pa hanggang deklarasyon ng martial law noong 1972. Lalong umabante ang armadong revolusyon ng nag-martial law at naging pasistang diktador si Marcos kahit na sinupil ang mga legal na organisasyon at aksyon na laban sa kanya. Yung mga nag-underground na organization, ano yan, nagbuo na sila ng kanilang ano, bagong organisasyon na lihim sa balangkas ng National Democratic Front ng 1973. At ang Kabataang Makabayan, tulad ng dati, mula pa 1968, naging ano yan, naging pinagmumulan ng maraming aktivista at kadre na sumasali sa Partido Komunista at sa Hukbong Bayan. Kaya ano, nung nag-martial law na si Marcos at ang kabataan naman, ang panawagan ng mga kabataan mismo sa sarili nila, Ekwan, digmang bayan ang sagot sa martial law. Kaya ano, handa silang sumali sa armadong pakikibaka. Noong 1974 pa lang, hindi mapigil ni Marcos ang La Tondeña strike, no? At pagputok ng 300 strike sa pambansang Saklaw. Noong 1976, nagdemanda ang mga estudyante na ibalik ang student government na buo ang mga mayor na organisasyon ng paggawa, estudyante, magsasaka, kababaihan at iba pa magmula 1980. Pagdating ng 83, nang pinapatay ni Marcos Aquino, hindi natakot ng mga tao, lalong nagalit sila. Kaya mula 1983 hanggang 1986, naglalakihan ang mga mass protest at bumagsak si Marcos noong 1986. Mula 1983 hanggang 1986, may indayon ng ano, may fluctuation ng 50,000 to 300,000 people demonstrating. At yan naman tinutularan din ng mga mangasa sa probinsya. Pati militar na biyak, militar na tangan ni Marcos, kahit na Ilocano si Marcos at 60% mga Ilocano sa militar, nabiyak ang military kasi labis-labis ang pagkatarantado ni Marcos, magnanakaw na, mamamatay tao pa. Tulad ni Duterte, brutal na, corrupt pa, walang alam na limitasyon sa pagnanakaw at yung paggamit ng karahasan laban sa mahihirap. Yan ang ano. Pag ganyan ang kalaban mo, madaling labanan. Salamat sa kanila pa ngayon sa pagkakarikan ng kalokohan. Pinipilit nilang masa magrevolusyon. Yan ang ano, papel ng mga tarantado tulad ni Duterte at Marcos. Mas malubha na ngayon ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema. Nagngingit-ngit na ngayon ang masang Pilipino laban sa mga kahirapan ng sa buhay at dambuhalang mga krimen na taksil, tirano, mass murderer, mandarambong at manggaganchong Duterte. Paborable ang kalagayan para sa pagsulong ng pambansang demokratikong kilusan. Kasabay pa nito ang malubhang krisis ng pandaigdigang kapitalistang sistema at mga lumalaking anti-imperialista at demokratikong pakikibaka ng masa sa buong daigdig. Ayan. Grabe, isang pagpupugay po doon sa inyong binigay na sagot, talagang tumagos sa akin at sa ibang mga kasama.
yung binigay po na sagot ni Prof. Ayan, so tunay naman po talaga, no, na sa panahon na ganito yung ating kinakaharap, no, isang diktador, walang pinagkaiba kay Marcos o mas malala pa, talagang paborable sa mamamayan yung ganitong krisis sa lipunan. Kasi sila na mismo yung nagtutulak eh, sa mamamayan na mag-alsa at ipaglaban ng kanilang mga karapatan. Dahil sobra-sobra na ang panggigipit, hindi na talaga makatao. Ayan, so para naman sa panghuling tanong na isinumbite sa amin kanina, ito ay tanong mula kay Jen. Ayan, magandang gabi po, Prof. Season. Ito po yung katanungan ko. Sa lumalalang krisis sa ekonomiya ng Pilipinas at ng iba pang bansa na sakop ng imperialismong US, ay ano ang mga aksyong maaaring gawin para palakasin ang kilusan sa pagpapalaya sa ekonomiya laban sa imperialismong US? Dapat palakasin at imobilisa ang mga unyon ng mga manggagawa at samahan ng mga magsasaka at pambansang minorya na karamihan ay magsasaka. Dapat suportahan sila ng mga organisasyon ng mga kabataan. Dapat may batayang alyansa ng mga nagpawis at ito ang batayan ng malapad na nagkakaisanghanay ng mga makabayan at demokratikong mga puwersa. Dapat ipaglaban ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon at mga kagyat na pangangailangan tulad ng trabaho, serbisyo, sa kalusugan, pabahay at edukasyon para sa mahihirap. Dapat may tunay at malakihang pagunlad sa ekonomiya, mapawi ang malawak na karukhaan, paglutas ang problema ng malaking desempleyo at mababang kita samantalang laging tumataas ang presyo ng mga batayang kalakalan. Ayun, maraming salamat po. So mula sa huling tanong na to ay formal nang isasara ang ating discussion. So talagang sobrang makabuluhan, sobrang malaman ng binigay ng mga sagot ni Prof. So ngayon sa loob lamang po ng sa susunod po nating portion sa ating programa ay maaari na hong maglatag ng mga katanungan dahil tayo po ay nasa open forum or Q&A na po tayo the portion. So ayun, no, parang dinala niya tayo doon sa nakaraan, tas solidong pinaliwanag sa atin kung paano nga ba natin ito masosolusyon pa. Na hindi pa nga tapos yung ating laban. Ayan. So meron po nagpadala sa ating Zoom chat, no, ng kanilang katanungan. Basahin ko po, no, at para po kay Prof, ay kung makikita po ninyo yung katanungan po sa ating Zoom chat, no. So sige po, basahin ko po. Mula po ito kay Yori. Ako po si Yori mula sa Anakbayan, PUP. Bago po ang lahat, nais ko pong ipaabot ang pinakamataas na saludo sa SMB. Sa katunayan, naging praktikana sa sektor ng kabataan na aralin ng buong libro at gawing regular na gawi ang pagtatalakay sa student power at youth on the march sa pinakamaraming organisasyon at kapwa kabataan. Ito ay naging masusing gabay para sa pag-analisa ng kalagayan ng lipunan at susing gampanin ng kabataan upang isulong ang pambansang demokrasya. Kamakailan lang din po ay nagbigay pugay sa isang martir mula sa PUP na si Kakira o Queenie Daraman na pumanaw nito lamang July 5 sa ilalim ng kamay ng 203rd Infantry Battalion sa Occidental Mindoro. Para po sa katanungan po ni Yori, sa anong paraan at forma pinakamahusay na mabibigyang pugay ang mga martir at maiuudyok ang pinakamaraming kabataan na sumunod sa yapak ng kanilang kabayanihan? Ulitin ko po yung tanong. Para po sa aming katanungan, sa anong paraan at forma pinakamahusay na mabibigyang pugay ang mga martir at maiuudyok ang pinakamaraming kabataan na sumunod sa yapak ng kanilang kabayanihan? Ayun po, Prof. Ayun po yung unang tanong po. Mula po sa ating audience. Dapat bigyan ng pinakamataas na parangal ang mga ating mga martir
dahil yung pinakamataas na nyo ng sakripisyo ay naisagawa nila. At ang pinakamahusay na pagpaparangal ay alamin yung kanilang biography, ang kanilang mga ideya at ikinilos habang buhay para isulong ang Rebolusyong Pilipino. Dapat ano yan, tinitipon yan ng sa gayon sa mga sa memorial meeting na dapat gawin, ano yon, malaman ang pag-uusapan at yung kanilang buhay, ang kani at at revolusyonaryong halimbawa, may papaliwanag at may papalaganap para yung martir patuloy na ano na buhay sa kilos ng revolusyonaryo. Yan na dapat matandaan at para ano yon, yung impluensya at inspirasyon ng martir na nanatili ng gusto, kailangan ano yan, nakalathala yan yung parangal para ano, kahit na walang ano pulong ng walang memorial meeting, yung ano yung may binabasa at para makuha yung nilalaman at kahulugan ng buhay ng mga martir. Yung ano, kung maaari, yung may grupo na ano yan sa bawat martir na nag-aalaga at nagpapalaganap ng halimbawa ng martir, at pwedeng may taunang ano parangal na ano pa na yung memorial meeting, pero yung ano at sa mga okasyon ng pagpaparangal, syempre may papel din mga cultural group at yung pananalita ng mga namumuno sa kilusang masa na may babahagi silang mga aral kaugnay ng martir, no? Ayun, maraming magagawa para mapanatili ang buhay at halimbawa ng bawat martir. Ay ano nga, magandang tradisyon sa New People's Army, kita nyo, yung isang kuman ipinapangalan sa ano, isang martir. Kaya diyan yung hindi lamang nananatili yung buhay ng martir sa anyo ng fighting unit, kundi ano pa, tumitira pa sa kalaban, no? Yung ibig sabihin, pinagbabayad yung kalaban, di ba? Maganda yun, no? Pero kahit wala ka sa hukbo, napapagbayad mo yung kalaban pag ano ba, yung sa pamagitan ng propaganda at iba pang kilos pang masa, napapalibutan mo na isolate yung kalaban at sa kalaunan babagsak, no? At madali nang pisain yung mga ahente niya, ha? Kung ang agos ng masa ay pataas laban sa halimbawa diktador, no? Ganyan bumagsak si Marcos, eh. Ganyan din dapat bumagsak si Duterte. Ayan, maraming salamat po. Ayan, inaalala po natin, no, si Queenie Daraman mula sa PUP na namartir po nitong July 5. Ayan, talagang maganda din yung dagdag ni Professor na kung sahanay po ng mga katutubo, no, natunghayan po natin yung ganong gawi kung saan talagang ibinalik doon sa mga pumaslang sa Lianga Massacre na una sa noong September 2015, no? Naalala mo ba yung Gab? Yung balitang iyon? Talagang hindi naging, talagang sobrang sahol nung karanasang iyon ng mga kabataang lumad na sa harap nila ay pinaslang kanilang mga kamag-anak, ang kanilang mga, yung executive director ng kanilang paaralan, at makatwiran yung isinagawang pag-aalala o ang mas tinatawag na pagbibigay pugay doon sa kanilang alaala. Ayun. Sana ay nasagot ho ang tanong para doon sa inquiry para kay Ka Queenie. Ngayon naman, may sumunod po tayong tanong mula kay Jessie. So, ito po ang tanong niya. Minsan ko pong finacilitate noon ang paksang ang mercenaryong tradisyon ng AFP. Tiyak naman na totoo pa rin ito. Sa tingin niyo po, paanong paraan po kaya nagiging matingkad ang katangiang ito sa panahon ni Duterte? Pakiulit ang ano? Pakiulit po yung tanong?
tungkol sa mercenaryong tradisyon ba ng ano, AFP? Paano daw po nakikita yung patingkan? Alam niyo, yung aking talumpati na yan ay diniliver ko sa ano, sa mismong Philippine Military Academy. At may mga kaibigan ako noon na ano, yung mismong head ng Social Science Department, si ano, si Colonel Dante Simbulan, at mga may mga ano yon, mga kadete ng PMA na lihim na kasapi ng kabataang bakabayan. Alam niyo, dapat na matutunan ito eh ng gusto. Alam niyo kung paano no, saan nanggaling yung unang hukbo ng ano ng uring manggagawa? Mula sa ano, Tsarist Army, 'di ba? Pumasok yung mga kadre ng Bolsebiko sa Tsarist Army nung nagkaloko-loko na yung ano, yung patakaran ng Tsaristang rehimen at na nagipit ang Russia, hindi niya mapakain, madamitan at mabigyan ng anumang kasangkapan yung mga sundalo niya. Aba, bumalikwas sila. Ha? Naging pulang hukbo sila. Kaya alam niyo tulad ng tinuro ni Mao, pwede kang magbuo ng ano, sariling People's Army. Yan ang ginawa ng CPP at ginawa ng Chinese Party. Pero ang ano, ang sa pagpapanalo ng revolusyon, hindi lamang yung ano, mapuksa mo yung kalaban, kung pa, importante kung paano mo ma-disintegrate, no? Hindi lang annihilation sa labanan ang makapagpanalo sa iyo. Dapat din kapag natatalo na yung kalaban mo, ano, willing na mag-surrender. Kaya nga ano, tinatratong mabuti yung mga bihag para sa balang araw kapag patalo na ang mercenaryong hukbo, lilipat na sila sa ano, sa revolusyonaryong hukbo. At ganyan din ang kasaysayan sa ano, unang sa ano, lumang demokratikong revolusyon. Maraming mga officer ng ano ng Spanish Colonial Army na Pilipino lumipat sa ano, sa revolutionary side. May mga guardiya civil pa na kapag yung Gobyerno Dorsilio ay ano na palaban na sa Kastila, lumilipat sila sa ano, sa panig ng mga revolusyonaryo. Kaya ano yan, sa panahon ko tinitiyak namin na ano, may recruitment ng KM sa loob ng PMA sa hanay ng mga Philippine Science High na kukuha ng examination sa PMA at sa hanay ng mga first year engineering at saka sa UP at Vanguard, no? Dahil paborito rin na pinagkukunan ng officer yan eh. Ang ano, yung ang mentalidad ng nasa reaksyonaryo kong yung basag, ano? Tinuturuan sila yung pagkamakabayan at yung matinong pagkilos, professional standards, kung ano pa. Pero ano, sa totohan ng buhay, ano yun? Bale, ginagamit lang sila sa pagpapataw ng dominasyon ng imperialismo at yung ano, para manatili kung anong presidente, anong opisyal na magnanakaw, na naninira sa lumalabag sa karapatan at interes ng sambayan ng Pilipino. Kaya madali silang maakit pag nakita nila na bulok. Ay yung mga gunggong katulad ni Parlade at yung si Esperon at si Anyo. Pero mo, ang pagbibintangan pa sa lack of development sa Pilipinas, hindi imperialismo, feudalismo at mga bulok na opisyal, kundi daw yung resistance ng tao, mga estupido. Kung ano pa yung resistance ng tao sa eksploitasyon at opresyon, yung pa ang sisisihin. Mga hayop talaga, mga yan na talagang ano, utusan, bayaran na utusan, mercenaryo. So, importante na ano yan, yung tinatawag na trabaho, pampolitikang trabaho na revolusyonaryo sa loob ng reaksyonaryong hukbo, mahalaga yan. Kaya kayong mga aktivista na may mga kamag-anak at kababayan na nasa military service, paliwanagan ninyo mga yan para hindi magamit ng mga traidor ang mercenaryong hukbo.
laban sa masang Pilipino. Yung ano eh, kung magagalit kayo pag ano eh, basahin niyo yung, ano, yung sidewall ng kalaban, aba, binibintangan pa yung masang Pilipino, tapos magdadala lang daw ng serbisyo, eh yung ano naman ang dadalhin, yung kalsada para sa kabutihan ng asendero, mga hayop, no? Yung kalsada naman, hindi na makapagbagos ano, sa pag-aari ng lupa, no? Kaya mga ano yun, parang mga bata mag-isip. At saka ano yun, mag-o-offer ng kabayaran sa ano, baril na tangan ng revolusyonaryo o ano, suhol, ang idinadan sa suhol. Kaya ano yan, utak ng mga ano yan, mga suhulan, mga alipin, no? Yung mga nasa reaksyonaryong hugbo. Pero may katinuan pa naman na ano, na maaring kasi may halimbawa, di ba? Halimbawa ko sa panahon ng Kastila, bumaliktad yung mga Pilipinong nasa colonial army. Ngayon, sa panahon ni Marcos, di ba, mga kapwa Ilocano na niya, lumaban na sa kanya, na nalabisan na sa ginagawa ni Marcos. Ganyan ang mangyayari, lalo na itong ano, bisa itong ano, Duterte, ano lang naman, gumagamit lang ng mga Ilocano. Yung ano, madali siyang tadyakan ng mga Ilocano kasi gumagamit lang siya eh. At talagang kanyang trusted yung ano, yung pinaka tinuturo niyang Davao Boys, yung laking ano, Davao Region, pero tinuturing na rin na Davao Boys yung mga ano yon, yung nagpapagamit ng gusto sa kanya. Kahit anong region pinanggalingan si Anyo eh, Bundok Peninsula, si Lorenzana at Esperona, Ilocano. Ang kun diyan eh, ang mahalagang consideration eh, kwan, sino mga pusakal na hindi mo na makumbinse at sino naman yung napakaraming ano inuutusan lamang para gumawa ng masama laban sa masa, yan ang ano dapat abutin yung mga kwan, ibang officers na ano nabibiktima ng paboritismo ni Duterte at hindi kasali sa pagnanakaw. Ano yan, pwedeng ano yan, pwedeng mayakag na sumuporta sa kilusang pambansang demokratiko o ano ba, lumaban at dumistansya, hindi na magpautos kay Marcos yung ano siya, yung mag-upos na, nakita naman natin ilang beses yan eh. Hindi ba? Tinalikuran ng militar si Marcos 1996, ganyan din ang ginawa noong 2001 kay Estrada. Kaya mahalaga yung ano, trabaho sa loob ng ano, ng armed forces kahit na mercenaryo at reaksyonaryo. Eh, maraming salamat po din po. Na maganda no, na i-salaysay talaga yung pwede nating maging tungkulin no, bilang mga tagapagpahamig no, ng mga batayan sektor. At syempre, kahit no, yung mga nasa ano, nasa PMA no, ay kaya naman nating magbigyan no, ano nga ba talaga yung tunay na kalagayan ng lipunan ng Pilipinas at para hindi sila magamit ng reaksyonaryong Estado. At para naman po sa ikatlong katanungan, nanggaling po ito kay Anonymous pala, Anonymous. So ang tanong po, Prof, makikita po ninyo sa ating chat box, no? Ukol po ito sa eleksyon, no? So ang tanong po, sinasabi, ano po ang masasabi o opinion, komento ninyo sa kasalukuyang hanay ng mga aspiring presidential candidates, no? At dagdag po sa tanong, ano rin po ang masasabi niyo sa napipintong pagtakbo ni Bongbong Marcos? So ulitin ko po yung tanong. Ano po ang masasabi ninyong opinion o komento sa kasalukuyang hanay ng mga aspiring presidential candidates? No? So yung mga nag-declare po na mga tatakbo daw ay sina Panfilo Lacson, no? Si Isko Moreno at si Manny Pacquiao. No? Sige po Prof, yun po yung katanungan. At sa mga binanggit mong ano, posibleng kwan, opposition presidential candidate, ang tatlong nanguna dyan ay kwan, si na Leni, dahil ano siya, vice-presidente, yung siya yung may partidong may ano ba, personnel sa bawat antas ng ano ng lipunan, no? Pagkatapos nandiyan si Isko naman na sa secret survey poll, siyang number one, hindi si Sara Duterte. At yung ikatlo si Pacquiao.
Ang malaking silbi ni Pacquiao eh, kwan eh. Ano yun? Yung in-expose niya yung corruption ng mga Duterte, yung kasama ng dinastiya ng Duterte at nahahati yung following nila sa Mindanao. Si Eping Lacson naman, ewan, yung kwan eh, may police mentality din yan eh. At saka sinasabi ng mga ibang tao, tulad ni Gordon, nagpagamit kay Duterte, ganon. Kaya parang yung tatlo ang front runner. Ngayon, kahit na si Iskong relatibong pinaka-progresibo dahil naging consultant yan ng NDF at sumasali sa peace negotiations itong mga nakarang taon mula 1916, yung parang siyang pinakamahusay. Pero si Iskong naman ay umakyat sa pamagitan ng pakikisama sa kung sino-sinong mga reaksyonaryong politiko. Basta masasabi ko, kawawang kilusang demokratikong, pambansang demokratiko, kung pag-uusapan ang pagtakbo sa Senado o sa pagkapresidente sa pambansang antas. Dahil nangangailangan niya ng malaking pera. Kung sino makapaglikom ng malaking pera ay pwedeng tumakbo. Kilusang pambansang demokratiko, malayong mas malaki na yan, mas malakas. Mas maraming voting following niyan, vote following niyan kasi Iglesia na Cristo. Pero yung porke niyan, nandiyan ang mga kano, nandiyan yung mga mercenaryong general, laging nananakot, may anti-komunistang kampanya, ang umiiran ng state terrorism, para bang inconvenience pa yung mga kilalang sinusuporta na siyang kandidato na sa pambansang level. Pero ang mahalaga, yung kilusang revolusyonaryo sa aktwal na pakikibaka sa legal at sa larangan ng digmang bayan, siya yung lumalakas. At yung mga nahahalal na opisyal, yung pagka-presidente, hindi nila nalulutos ang problema. Kahit na umastang progresibo sa isang panahon, mamaya-maya, yung madidikta ng US at yung militar. Ganyan nangyari kay Duterte. Si Duterte, lumitaw na sinungaling, no? Sabi niya, sosyalista ko, kaliwa ko, unang presidente ng sosyalista, kaliwa. Pala yan, manggagancho, sinungaling ng tarantado. Gangster lang pala na nanluloko yan. So, huwag tayong magulat kung alam mo ninyo, sa pagpipili ng ilang kandidato, yung may relatibong mahusay, mas mahusay kaysa iba sa isang panahon. No? Kaya sa panahon ng eleksyon, piliin mo yung pinakamabuti. Pagkatapos, tingnan mo kung ipapatupad niya yung sasabihin niyang mabuting gagawin niya at kung anong pangako niya. Kapag nasubo ka, siyempre, ang panig ng kilusang revolusyonaryo ay yung oposisyon. Kaya piliin mo yung pinakamahusay na team sa oposisyon. Pero siyempre, yan naman, kahit sa mga tatlong namumunong, sabi ko, hindi ako magbibigay ng garantiya na, na puspusang makabayan at progresibo. Tingnan na, piliin na lang natin, piliin na lang yung mga nakasabak, kalahok sa electoral struggle, kung sino pinakamahusay sa isang panahon at sinong asahan. At kung nagluko yan, nagluko pagkaranas isang buwan, anim na buwan, tulad nitong Duterte, bakbakan ka agad. No? At umasa sa masang yung masang laging nagtataguyod sa sariling mga karapatan at interes at umasa sa mga puwersa ng masa na hindi masisira kahit na anong gawin ng mga ahente ng burgesiya at mga panginoong may lupa. Ito namang Bongbong Marcos, kunyan, madaling sabihin na tarantado yan. Anak ng demonyo yan. At porque yung ninakaw ni Marcos, ginagamit niya ngayon para sa political comeback, no? May pinapangako sa mga sa mga kilusang pambansang demokratiko kung bakit siya kung pa
yung ano, nanatiling ano, nasa political arena at nagagamit niya yung pera niya para maluko muli tulad ng kanyang tatay. Ngayon, yung postura ni Marcos at ang kanyang kinikilos na ilalantad na siya ay ano, yung kasabwat ni Duterte sa pangluloko sa masang Pilipino. Kaya ano yan, di ba, kumakalat ngayon yung kombinasyon na Marcos-Duterte. Dahil si Duterte may sakit ng ulo yan. Dahil kung, ha, kung ginawa niyang Duterte-Duterte, anak at ama ang team up, ano, sobrang swapang ang labas ng lentek na dinastiya na yan. At ano yun, itong ambisyosong bumbong na mahina ulo, walang hindi magraduado sa undergraduate course niya, ay ano yun, masasaktan ng loob, ha? Magkakagulo sila. Kaya siguro ang bulok na tandem na lalabas, baka ano, Marcos Duterte, yan ay team ng mga pasista at mga magnanakaw. Kaya yan masasabi ko kay Bongbong Marcos. At ano pa, dapat ano yan sa pagsulong ng kilusang revolusyonaryo, hindi na nananatili mga ano yan, mga halimaw na yan na maluloko sa masa. Yung kinurakot ng amang ginagamit hanggang ngayon para maluloko sa sambay ng Pilipino at gusto pa bumalik sa kapangyarihan. Kaya ikaw umuhi dapat ng mga tao, mga ganyang ano, mga ganyang hayop na ano, sumasayaw sa harap nila sa entablado at naluloko para ano, makuha ang boto nila. Sige po, pwede na tayo tumuloy sa sumunod na susunod na tanong. Okay, ayan po, maraming salamat po sa iyong kasagutan, no, bilang komento o opinion doon sa ating aspiring presidential candidates. So ayan nga, sana hindi na natin payagan, no, na magkaroon pa ng Marcos Duterte sa ating susunod na eleksyon. Dahil sabi nga ni Prof, ano lang to eh, lupon lang ng mga diktador, ng mga pasista, ng mga magnanakaw. Ayan, so ang kasunod naman pong tanong ay mula kay Lee, ano po ang banta ng nagbabandyang maging imperialistang estado na China sa pakikibaka ng pambansang demokrasya sa Pilipinas? At paano po isusulong ang kampanya upang labanan ito? So ulitin ko po, ano po ang banta ng nagbabandyang maging imperialistang estado na China sa pakikibaka ng pambansang demokrasya sa Pilipinas? At paano po isusulong ang kampanya upang labanan ito? Ay, dapat alamin ng lahat na dahil sa naging kapitalista na at imperialista pang China, magmula pa lang kung ano eh, 1970s, ano yan, bale, ano na, wala nang relasyon sa Partido Komunista ng Pilipinas. Kasi ang patarkaran ng China, yung by 1978 lalo na, ay yung ano, peace and development sa rehiyon ng Asia, nang sa gayon, makasabwatan nilang US at mga reaksyonaryong rehimen sa Southeast Asia. At yung ano, magmula 1978, alam mo 1976, yun ay pagtumba sa ano yon, sa uring manggagawa bilang namumunong uri sa China. Ipinakulong lahat na sumunod kay Mao at sa Great Proletarian Cultural Revolution. Kaya pang-agaw, natamo ni Deng Xiaoping yung pag-agaw ng kapangyarihan noong 1976 matapos na mamatay, 1 month after namatay si Mao. Pagkatapos, 1978 yan na yung tinawag na paggawa ng mga reforma at opening up sa sistemang kapitalismo, lalo na sa US. At yung binaklas na nila yung commune system, yung mga rural industries at iba pang mga industriya itinayo sa urban areas. Ano yon? Ang mga kadering assigned dyan, sinabihan, ano? I-privatize na ninyo mga yan, inyo na yan. Kung hindi kayo sumunod, talsik kayo sa Partido Komunista. Patuloy yung ano, pagpapatalsik ng mga matitinong komunista mula sa Partido Komunista. Pagkatapos, umalagwa yung
kooperasyon ng US at China. Hanggang ngayon, magkaaway na sila kasi ang mga imperialista wala pagmamahalan. Umahantong sa ano, sa kompetisyon pagkatapos alitan. Sila ngayon ang numero nung magkabanggahan sa hanay ng mga imperialista ng kapangyarihan. Ang kasalanan ng China na maliwanag ay ano, yung ano, pag panghihimasok sa West Philippine Sea, nagtayo ng 7 isla at nagtayo rin ng military base at inaangkin nila yung marine and mineral resources. Alam niyo ang halaga ng mineral resources na nasa West Philippine Sea, lalo na sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ay ano, at least 16 trillion, isang estimate. 16 trillion. Kung maiyahon yan, ayan yan, more than enough to industrialize and develop the Philippines. At halagang 1 to 2 trillion yung ano, halaga ng marine resources. Bilo mo, mapupunta yan. Pag-aari ng Pilipino, mapupunta yan sa ano, imperialistang China. Pagkatapos, ito, masamang ginagawa ni Duterte sa kanyang pagiging alipin, pagiging utusan ng China. Alam mo, yung buong Pilipinas, pinagbubutasan nila ng open pit mining. Dapat alamin niyo yan. Nasa katribo kayo. Open pit mining. Butas-butas ang mga isla ng Pilipinas. At yung mineral ores na kinukuha dyan, ilinalagay sa mga barges. Walang deklarasyon, no? Walang valuation for tax purposes. Dinadala kagad sa China. Yan ang pagnanakaw ng malaki. Kaya ang Pilipinas na nanatili, sabihin sa mga militar na mga Duterte, mga gago kayo, hindi nyo alam na ano, ninanakaw ng mga Chino yung ano, yung kayamanan ng Pilipinas at kasabuat yung taksil na Duterte. So ang kataksilan ni Duterte hindi lang yung pagbubukas ng West Philippines eh, kundi yung ano, paghahakot na walang deklarasyon mga mineral resources ng Pilipinas. Pagkatapos yung national power grid na kontrolado na ng China. At saka itong gunggong na Duterte at mga kasabuan niyang militar, mga estupido. Yung kampo ng AFP, pero mo, tinayuan ng cell tower ng China Telecom sa ngalan ng Dito. Dito, kumpanya ni Dennis Oy na Dito. So, tapos ginawa pang in-charge yung mga Chino sa ano, pagpapahusay daw ng ano, IT. IT na military, mga luko-luko. Ngayon, ano yan? May problema sila kasi dalawang amo nilang imperialista eh. Ngayon, magkabangayan na yung Chinese at saka US. Tingnan natin paano sila sumayaw sa harap ng dalawang imperialistang amo. Yan ang kaguluhan na ano. Ginawa ni Duterte sa kanyang pagiging limitadong utak, yung utak lang ng isang gangster mula sa ano, naging mayor, gangster naging mayor, ano pa, may kaduda-duda pa kung naging talagang pumasaya sa ano, Abu Ghazia, baka iba yung ano, baka yung may kumuha ng examination para sa kanya, ano, parang walang alam sa batas yung gunggung na yan eh. So ganyan ang ano, ayan ang kasamahan ng China at nakapanghibasok ng gusto sa Pilipinas. Siya na yung ano, main trading partner ng Pilipinas. Ano pa siya? Somewhat lower pa yung katayuan bilang investor. Pero ano yan? Porque ano yun? Yung malaking, maraming Chino na kwan, na malaking komprador. Yung mga trading companies, yung private construction, nariyan sila. Crucial yung position nila. Kaya sa paggamit ng pera para sa kaugnay ng eleksyon, ano yan, malaking ipapapil ng mga Chinese. Mga yung Chinese government mismo at yung mga ahente nilang ano, negosyante. Kawawa ang Pilipinas. Yung tinatapak-tapakan lang ng mga Chinese imperialist at saka US imperialist at mga asungot nila, no? Malaking ipapapil yan kung sinong mananalo. Pero si Duterte, ang kanyang bentaha ay yung ano, yung kontrolado na niyang COMELEC, Militar COMELEC at TIM, Smartmatic, yung kanyang advantage. Kaya ewan ko kung ano, paano lulutasin ng ano, opposition yan.
Nahihabol ba yung paghahantad kay Duterte na magnanakaw? Alam mo niyo sila Gordon, may ebidensya sila. Alam nila kung sino tawagin at anong itatanong nila. Nalalantad yung pagnanakaw ni Duterte at kanyang mga kasabuat na sila Michael Yang, Bongo at iba pa. At umaasa o posisyon na by the time umalago yung investigasyon na yan, sirang-sira na si Duterte. Pero ano, baka namin naman, bigla naman si Duterte, no? Biglang mag-martial law, kunwari revolutionary government, o ano pa man, ano? Alam niyo si Marcos, di ba? Close to the next election, di ba? Nung nag-martial law, September. Kaya ano yan, hindi kayo makakatiyak. Kaya sabi ko may plan A itong gago na ito, si Duterte. Plan A niya, yung gamitin niya yung ano, control sa militar, COMELEC at TIM Smartmatic. Plan B niya, yung ano, maggulpi de Estado, yung ano, mag-declare ng martial law. Nariyan na yung kanyang instrumento. Mas masahol pa kaysa si Proclamation 1081, yung Anti-Terrorism Act. Nandyan yung paraan niya paano ano, pagbantaan at parusaan kung sino mang hindi susunod sa kanya. Sino man ay pwedeng i-red tag ng NTF, LCAP at Anti-Terrorism Council. Pagkatapos ka pong na-red tag ka na, pwede ka nang dukutin, i-torture, patayin. Pwedeng ipasara yung kung meron kang negosyo, ipapasara, aagawin. Posible lah. Lahat ng ano, abuso sa mga Pilipino mangyayari. Yan ang ano, yan ang hinaharap ng Pilipinas. Kaya kailangan ang mga kabataan maghanda sa mas matitindi pang labanan sa hinaharap. Huwag ano ba? Gawin ang magagawa sa eleksyon pero huwag umasa na eleksyon. Maganda kung ano, mangyari tulad ng nangyari yung 1986. Nandaya si Marcos, itinumba agad. Sa loob ng ilang araw, natumba siya dahil nabiyak yung militare. Pero hindi ka makakatiyak na ano, mangyayari yan. Ang may katiyakan lang kung ano ang magagawa ng masa sa daan ng digmang bayan. Kaya yan, Ekwan, garantiya yan na puwersa yan na hindi basta-basta kahit na si Duterte panay propaganda nila na ano, todas na yung ano, NPA by 2022. Mga loko-loko. Ilang military campaigns of suppression na yan since Task Force Lawin ng 1969. 14 year pa ng fascist dictatorship, walang nagawa. Lalong napalaki yung ano, movement sa pakikibaka. Kaya salamat kay Duterte, magnanakaw, taksil at ano, berdugo siya. Sa gayon, maraming taong gustong magrevolusyon kasi kanyan yung ano, tipo ng gobyerno na nangingibabaw. Nagpapataw ng kahirapan at opresyon sa masang Pilipino. Ayun, salamat po sa pagsasalarawan ng sitwasyon ng mga Pilipino. No? Tunay na mabigat, tunay na seryoso, buhay ho ang mga nakataya rito. So maganda po mga halimbawa yung naibigay kanina. At sana ating pagsikapan no na ayun nga isulong yung ating mga kampanya laban sa imperialismo, imperialistang US at China. Tunay na maging malaya tayo. National and social liberation ng ating bansa no. So independent foreign policy, national industrialization, lahat na nandiyan para makalaya sa mga ganyang mga bansa katulad ng China, mga naging kapitalistang bansa, imperialistang bansa na umuusbong no sa ating mundo ngayon. So para naman po sa sunod na katanungan, ito po yung tanong. Bilang mga kabataang sumusubok magsulong ng pagbabago, syempre kami ay nasa proseso ng remolding o pagpapanibagong hubog mula roon sa nakagisnang feudal at petty burguesyang kultura. Ano ho kaya ang pangunahing attitude na kailangan naming pagsikapan na mabago sa aming mga sarili? Anong pag-uugali o kaisipan ang naging pundasyon ninyo sa walang humpay na pagkilos magmula sa iyong kabataan?
Sa antas ng ating pampolitikang talakayan at pagtingin sa ano, isang bagay na pampolitika ang katangian, ang pambansang demokratikong kilusan, ano, pinaka-importante yung ano, alam natin kung paano maging independyente, maging malaya ang Pilipinas. Alam mo, lahat ng tao sa Pilipinas, pati reaksyonaryo, sabi nila, ano, yung sasabihin nila, gusto rin nila malayang Pilipinas. Lalo na pag inaawit naman nila yung national anthem, naroon yung idea. Pero ibang pakahulugan ng mga reaksyonaryo. Kailangan maliwanag kung paano tayo mapalaya. Mapapalaya lang tayo kapag ano, maalis yung dominasyon ng imperialismo, kanuman o Chekwa man, no? At mapapalaya tayo, matis may sariling pagdidesisyon kung anong gagawin natin para ang bayan mapalaya at yung mga naghihirap ay mapalaya. Kaakibat ng national liberation ay yung ano, pagpapalaya sa mga nagpawis mula sa feudal at iba pang mga reaksyonaryong pangontrol at pagsasamantala. Yan ang laman, yung anti, kailangan anti-imperialist, anti-feudal and anti-corruption, no? Ay yung ano, kilusang pambansang demokratiko. At yung ano yun, tinatadyakan yung malakolonyal at malapyudal na sistema. Pagkatapos, anong nilalaman ng kilusan natin? Sa ekonomiya, kailangan mayroong tunay na reforma sa lupa at may pambansang industrialisasyon. Sa politika, kailangan ano, talagang magkakaroon ng kapangyarihan ay dapat yung mga nagpawis, lalo na ang namumunong uri na manggagawa. Sa kultura, kailangan ipaunlad natin, isulong natin ang pambansam o patriotiko, siyentipiko at makamasang kultura. At pagkatapos, ano yan? Kailangan independent foreign policy at international solidarity with all peoples of the world. Yan ang ano natin. Kailangan maliwanag kung anong mga political principles and objectives natin. Pagkatapos, kung gusto mong mas matibay at mas malalim at mas malawak iyong pananaw, mag-aral ka ng Marxismo, Leninismo, Maoismo at ano yan, yung lahat ng ramifications ng ano, theoretical ramifications ng ano, pambansang demokratikong kilusan ay matutuntun mo at maunawaan mo. Ha? Magmula pa doon sa tamang pananaw tungkol sa realidad at sa pagkilos sa praktika, ha? Yung mga prinsipyo na mas ano. Pero ano, kung aktivista ka, mabuting sapulin mo muna itong ano, itong mga political principles and objectives na nasa program of action ng National Democratic Movement, kasi diyan nandiyan yung ano, yung maliliwanag na terms, no? Pero siyempre, payo ko pa rin mag-aral ng teorya ng Marxismo, Leninismo, Maoismo para lumalim. Lalo na sa lumalim ang pag-unawa, hindi lang sa ipinaglalaban sa larangan ng politika, ekonomiya at kultura, kundi ano, yung para biguin ang lahat ng paluloko na pwedeng gawin at at karahasan na pwedeng gawin ng estado ng reaksyonaryong uri. Maraming salamat po din, Prof. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ano, last second to the last, no? Second to the last na katanungan na ipinaabot sa atin mula kay John Ray, no? Mababasa po natin yun sa ating chat box ngayon sa Zoom, no? So, basahin ko po yung katanungan. Bilang bahagi ng akademya, paano mahahamik ang mga kapwa-edukador at mag-aaral palayo sa kolonyalistang kaisipan tungo sa paglahok sa kilusang pambansang demokrasya? So, ulitin ko po yung katanungan. Bilang bahagi ng akademya, paano mahahamik
ang mga kapwa-edukador at mag-aaral palayo sa kolonyalistang kaisipan tungo sa paglahok sa kinusang pambansang demokrasya. At ito po yung ating second to the last na katanungan. Sige po, Prof. Sagutin ko ang tanong mula sa punto de vista ng teacher, guro, at yung punto de vista ng mag-aaral. Nung ako ay teacher, eh siyempre may mga buong idea na ako tungkol sa kilusang pambansa demokratiko. Ha? At yung kapag may estudyante akong kumukontra sa sinasabi ko, alinsunod sa linya ng pambansang demokratikong linya, hindi ako nagagalit, kundi pinagbibigyan ko. Ha? Kasi ano yan eh, yung gusto ko rin malaman kung paano nagkaroon ng ganong kaisipan yung estudyante. At pagkatapos, malalaman ko kung paano ko siya sagutin para makumbinse, ha? With the principles and with the facts. At sa gayon, marami akong estudyante na nakumbinse. Nag-uumpisa sila mismo. Sa umpisa, mag-uumpisa sila anti-communist. At kung ano nung ideya na maganda daw ang Amerika, mausay ang makitungo sa Amerika at kung ano pa, yung mga reactionary mga idea. Pero pag napaliwanagan na, sumasali na sa kabataang makabayan. Pero hindi ako yung nagre-recruit kasi baka naman magsasabi, sunod na siya sa programa ng KM dahil lang gustong pumasa, o gumanda yung grado, Pero iba na yung mismong estudyante, kapo-estudyante yung nagre-recruit. Ngayon, sa punto de vista ng mag-aaral, kung ako ang mag-aaral, halimbawa, ang kaharap ko ay reaksyonaryo. Ayan yan, didibate ko. Yung ipapalitaw ko sa harap ng mga estudyante na ano yung mas rasonable at mas makatotohanan na paninindigan, Pero ano rin yan, hindi ko rin basta sasabihin na walang kwenta lahat ng sinabi ng aking teacher. Kasi yung kananagawang tipo ng teacher, ikaw yung mayabang may otoridad sa mga estudyante, hindi tulad ko na matiisin sa kahit anong ideya ng estudyante. Kadalasan may otoridad na ginagamit pagkatapos. Kasi time control, kailangan matapos kanyang yung hinanda niyang study plan, masusunod bago matapos ang oras. Mayroon din siyang mabuting dahilan. Walang problema kapag yung teacher matino, kabulek natin. May yung sagutan sa pagitan namin, ha? Ako bilang estudyante at paneg ng teacher, para sa yung paglilinaw ng mga issue sa mga estudyante. Pwede 'yon. So kailangan alamin yung sitwasyon. Basta estudyante ka man o teacher ka man, dapat bukas din ang isip mo, makinig sa anong ideya o fact na pinipresenta ng iyong kausap. Ganun lang, simple. Otherwise, hindi tatalab yung argumento mo kapag yung hindi nakakatugon sa sinasabi ng kausap mo, kasi pag in-offend mo yung nag-terror teacher ka, tinakot mo yung estudyante, hindi na magtatanong sa'yo o kaya kung ano mang sinasabi mo, baka magsara ng isip, no? So ganun ang learning process, kinamay tama tayong paningin sa learning process. Yung ang sinasabi ko yan siguro magtataka kayo pag sinabi ni Mao, matuto sa masa. Ang masa, kapag hindi mo nagamit yung lingwahe nila at hindi ka nagbatay sa kalagayan at mga pangangailangan nila, impertinente at bisitang lilipas, Pero pag tama yung sinasabi mo, tumala, ma-organize mo sila para sa kilusa revolusyonaryo. Sige po. Pwede tayong tumuloy sa susunod na tanong.
Sige po. Medyo naglilag po yata si Elisa. Sige, maraming salamat po. Ayun, okay, sige ko. Ikaw na magtanong. Para sa ating last question. Ayun. Okay, sige. So may mga university na tinatanggal ang mga sinulat ni GMS sa kanilang... Pinalilitaw ng mga militar sa utos ng Anti-Terrorism Council at NTF-ELCA at yun, no, matutuntun mo yung ganoon pinanggagalingan ng authority, ha? Si Duterte, na i-pressure mga teacher, mga administrators, teachers at mga librarians na magdrama at i-surrender nila yung mga lathalain ng National Democratic Front at yung aking mga libro. Ganon. Ano propaganda? Yan ay kwan. Fascist burning tactics. Aba, book burning tactics ng mga pasista na ginayayan sa Germany. No? So, ganyan yan. Yung ano yun, tinitipon nila, yung inaalis nila sa mga library, mga libro yan para sirain. No? Shredder o sunugin. Kasi mga estupido mga yan, walang pag-intindi sa nilalaman ng mga libro. Kaya niyan, talo sila sa labanan tungkol sa ideya at labanan ng tungkol sa mga panukala kung paano mapalaya at mapaunlad ang Pilipinas. Ngayon, nakikita kong napaka-estupido para mga bata ba yung ginagawa, no? Ipipress. Hindi ko sinisisi mga ako na school administrator at mga teacher at librarian. Ano yun? Pinipressure muna eh. Pagkatapos, mapapasunod na leto. Ganyan din ginagawa sa mga ano, mga barangay captain at council. Ipipressure ng military na gumawa ng ano, declaration non grata. Ha? Declaration. Para mga bata itong mga stupidong militar. No? Para propaganda na inaayawan ng tao, ng barangay, yung kilusang revolusyonaryo. Ganyan ang ginagawa. Ngayon, tingnan natin. Ay ang Duterte, ang gobyernong Duterte, talagang lumilitang na napakatarantado. Alam ninyo, yung mga lathalain ng NDF ay may kinalaman sa peace negotiations. Naglalaman ng mga joint agreement sa pagitan ng GRP at NDF, no? Okay? At ang gumastos diyan sa publikasyon na yan ay yung third party facilitator, ang mayaman na no, na Royal Norwegian Government, no? Ngayon sisirain na lang yan, no? Diyan mo makita talaga na kontra sa kapayapaan ang gobyerno ito. Kaya talagang sinirang lahat na paraan para magkaroon ng ano, ng mapayapang pag-uusap para sa ano, mapayapang ano, resolusyon ng mga problema ng ating bayan, no? Tinirma 2017 pa lamang. Ha? Oh, 2016 pa lamang eh. May all out war policy 2017, termination ng ano, ng peace negotiations, tapos designation of CPP and NPA as terrorist, tapos binuo yung ano, yung hayop na NTF-ELCA, tapos nandiyan na yung ano, pati NDF ginawa ng ano, illegal at terorista daw, no? So, iyan ang ano, ang kabutihan niyan para sa revolusyon, magiging matatag ang masa na tumahak sa linya ng armadong revolusyon. Makita nila na walang pag-asa na sa pag-uusap, na kundi dapat magano tuon sa revolusyonaryong pakikibaka. Yan ang ano, yan ang mga hindi namamalayan ng mga diktador katulad ni Marcos at Duterte. Hindi nila namamalayan na pinipilit nila yung tao na magrevolusyon, ha? Kaya ano, mabuti mga gago yan. Kaya lumaki ang kilos sa revolusyonaryo dahil sa kanilang ano, pag-abuso sa paggamit ng karahasan ng militar. Pagkatapos, pagdating naman sa mga libro ko, ay mga gago yan, hindi nila alam na ano, hindi mo mapigil ang ano, ang information technology and ang digital ano propagation ng aking libro. Sa loob mismo ng Pilipinas
Ano yan? Pinapasa pa. Ano yun? Sineshare yan ng maraming tao. May mga taong may tangan ng, sa kanilang private library. Yung ano, yung mga libro ko. At siguro sa library ng UP, magkakaroon ng malaking gera o kontrobersya pag ano, yun ang ano, yun ipe-pressure nila yung librarian para tanggalin yung mga nito, mga dokumento ng kilusang revolusyonaryo. Ano yan, labag yan sa ano, academic freedom at sa ano, freedom of thought and yung ano, freedom of research, no? So, itong mga hayop, hindi nila nung ginagawa nila, yung walang alam kundi manakot, no? At siyempre, international eh, lalong hindi nila makokontrol yung masinulat ko. Biro mo, lumalarga sa ano yan, yung chronological series ng mga libro ko. More than 30 books, more than 35 books yan. No? At yung ano ngayon, yung bagong series ko, yung season reader series, nasa number 4 na yan, abutin yan ng ano, more than 35. Ngayon, kahit na mawala na ako sa daigdig, gagawin yan, i-complete yan. At ano ba yun? Lalaganap yan sa buong daigdig. At kung lumaganap yan sa daigdig, paano mo mapipigil yung mga Pilipino na sa labas ng bansa? Mababasa nila mga yan at i-ikwan, dadalhin sa Pilipinas. So, itong mga tao ito, ano, hindi lang ano, politically, intellectually, but also technically stupid, no? Nag-aaksaya sila sa ng panahon at ina-expose ang sarili nila na mga stupido sila. So yun ang masasabi ko. Salamat sa kanila. Alam niyo, ha? Kung ibigay ko sa inyo yung ibigay ko sa inyo yung aking karanasan noong ano, 1950s, kasagsagan ng Cold War, anti-communism laban sa kilos ang revolusyonary sa Pilipinas at laban sa mga kalaban ng US. Ha? Dahil sa ano, ganon ang takbo ng pag-iisip ng mga politiko at mga mayayaman, naging curious ako, ano kaya ang nasa komunismo? Kaya naghadap ako ng libro. Lalong natulak ako na alam ninyo sa pamilya ko, at sa sarili ko, dahil nababasa ko yung mga anti-imperialist writings ni Recto, sabi nung aking teacher ng American Jesuit, oh, Recto is just like one crazy communist. No? Oh, lalo kung naghanap ng, ano, ng libro tungkol sa communism. Tapos, nung third year high school ako, ang ano la, libro lang nakita ko ay kwan, yung anti-communist book, Pinaghahambeng, yung Christian philosophy at Marxist philosophy. Nagkamali yung author. Ang hahaba ng quotation niya mula kay Marx at Engels, mas believe ako dun sa mga paliwanag nila Marx and Engels. So, ano yun? Doon ako natuto, no? Mula, nakakuha ako ng mga Marxist ideas mula sa anti-communist book. Kung supilin ang mga sulatin ng pambansa demokrating kilusan, lalong mahahamon ang mga estudyante at kabataan na ano yung tanungin kung ano ba ito. At kung sasabihin nila ito ay latahalaing komunista, kung ano na terorismo ito, ano yan, ano ba itong mga salbaheng ito, no, na kunwari kwan demokratiko at gusto nilang sasabihin hypocritically na may kalayaan sa pag-iisip at paniniwala. Pag ganyan ang kaharap ng mga estudyante at kabataan, mahahamon lang man yan na sumalungat kasi ano, obviously katarantaduhan ng ano ng nag-aabuso ng authority at nagmamagaling, no? So, yan. Salamat uli sa mga anti-komunistang ito. Bale, itinutulak nilang ang kabataan, mga estudyante na ano, mag-aaral pa tungkol sa pambansan, demokratikong kilusan. At kung maaari, umakyat sa antas ng pag-aaral ng teorya at praktika ng Marxismo, Leninismo, Maoismo. Di ba? Yun ang magbagandang resulta ng kagaguhan itong mga halimaw na nasa kapangyarihan.
At dito na po nagtatapos no ang ating open forum o talakayan. At maraming salamat po sa mga nagpaabot na kanilang mga katanungan at naging napakayaman no, ng naging diskusyon natin. Naliwanagan tayo sa mga iba't ibang isyong panlipunan at maging sa kasalukuyang katayuan no, dahil nangangamba na nga pagdating ng taong 2022 no ay babalik na naman tayo sa isa na namang eleksyon. At maraming salamat po kay Prof no sa pagpapaunlak po at pagbigay po at pagsagot no sa mga katanungan ng ating mga audience at mga tagapagpakinig no sa ating Facebook Live at sa ating Zoom webinar no. At para naman po sa ating closing remarks no. Huling katanungan na lang po ito Prof no, parang pagtatapos na rin po ng ating webinar no. Meron po ba kayong mensahe o gustong sabihin po sa kabataan po na patuloy na lumalaban po hanggang sa una sa lahat, ulitin ko yung pagpapasalamat sa Katribo sa pagpapaunlak sa akin bilang tagapagsalita at ako ay nasiyahan na may abundante o kaya higit pa sa sapat na talakayan para may paliwanag ang mga issue. Ako ay umaasa na sandali lang matapos itong ating talakayan ano yung maabangan ko na yung anong final na version ng inyong itong talakayan na ito sa video sa Facebook no mag-aabang na ako yun nang at dapat ganun din no ang mga tagapakinig abangan nila ano yung mga nakapakinig mabuti kung mag-review sila sa napakinggan nila yung hindi nakapakinig mahahabol nila yung hindi nila napakinggan sa pamamagitan ng maaaring ilagay niyo sa YouTube sa Facebook no yan. Ako ay nagpapasalamat na kalahok ako sa inyong pagsisikap na may pahayag at mapanatili ang linya ng pambansang demokratiko sa hanay ng kabataan at sa malawak na masa ng Pilipino. Ayan, maraming salamat po kay Professor Jose Maria Sison para sa kanyang closing remarks. At para po formal na talagang isarado ang ating programa, ang kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng nag-participate sa webinar na ito. So may papakita po rito sa ating video, ayan po yung ating nailimbag na libro. So kung sa mga may interest pong makakuha ng physical or digital na copy, mangyari lamang po mag-message sa aming social media accounts or abangan na lamang po ang aming posts para sa anunsyo kung paano nga ba ito makuha. Ayun, so naglilimbag ho tayo nun ng mga libro, nagpapakalat o nagpapamahagi ng mga ganitong progresibong libro at binabasa natin ito upang magkaroon ng puwang o espasyo yung ating pagkilos tungo sa isang malayang lipunan. So nasa panahon kasi tayo ngayon no, kung saan ang bawat sulok ng ating bansa, bawat rehiyon ay ginigipit. Kaya trabaho natin bilang mga mulat, trabaho natin bilang mga kabataan na nagnanais ng pagbabago ay i-reclaim o akuin muli yung ganitong espasyo natin na nararapat lamang para sa mamamayang Pilipino. At kung yun nga, yung last question kanina, no, nabalitaan natin na pinatanggal, sunod-sunod na kinumpiska yung mga libro sa Kalinga State University, Isabela State University, at Aklan State University. So itong act na ito, itong state terrorism ito sa mga eskwelahan, ay hindi lamang ito pagtapak sa kalayaang pang-akademiko ng mga estudyante. Ngunit isa din itong pagpilit o pagkulong ng Estado sa isang bansa kung ano nga ba yung version nila ng kapayapaan. So, hindi naman kasi terorista ang isang kabataan na may pagkilala o may interest na matutunan ang peace processes na nangyayari sa ating bansa. Hindi terorismo ang magkaroon ng kagustuhan na lutasin yung civil war, itong kahirapan na mayroon tayo dito sa ating bansa. So, yung mamamayang Pilipino, taong-taong ginugutom, pinipiga yung kanilang lakas paggawa
at pinapas lang sa panahong kinukwestiyon nila yung kalagayan nila at kumikilos sila para mawala ito. Kaya makatwiran lamang para sa ating na gamitin yung mga aral na ito, gawin natin sundata no, sa ating pagkilos, laban doon nga sa primaryang dahilan ng paghihirap ng mga Pilipino na nabanggit ko kanina at nabanggit din ni Professor, yung imperialismo, yung burokrata kapitalismo at feudalismo. So yun, para sa lahat po ng nanonood, nakikinig at nagbigay pa ng yaman sa ating diskusyon sa pagbibigay ng mga magagandang tanong sa ating tagapagsalita, maraming salamat at sana ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa naming aktibidad. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po at salamat po sa mga nakinig po. Muli po, ako po si Gab. At ako naman si Eloisa at kami ay mula